So ayun, magandang umaga sa inyo. So ang topic natin ngayon is kung magkano nga ba ang sahod namin dito sa barko, kasi may nagtatanong. So real talk tayo ngayon, wala mo ng tour-tour, wala mo ng pechos-echos. So ayun, for example, ang sahod ko dito is $1,000, malinis na $1,000. Sa Pilipinas, 50,000 na yun, malinis na 50,000 na yung natitake home ko every month. Pero kung nasa Pilipinas ka naman at kumikita ka naman ng 40 to 50,000 malinis, less taxes na, tanggal na. Diyan ka na lang sa Pilipinas kasi kasama mo pa yung pamilya mo, hindi ka palalayo. Ganon din yan, same lang din ang situation dito. Parang sumisweldo lang din kami sa Pilipinas na nagtatrabaho kami sa mga call center, offices, ganon. Pero ganun pa rin yung sahod. Same pa lang din. Kaso, yun nga lang, ang pinagkaiba lang natin is wala kaming tax na binabayaran. Malayo pa kami sa pamilya, yun, di ba? Wala kami, pag kami problema, wala kaming pwedeng lapitan agad. Ang pwede lang namin lapitan ito kung sino yung mga kasama namin dito. Kasi yun yung mga kasama namin for the whole contract eh. Yun yung magiging para mga close family namin. Kaya kung sumasahod ka naman ng ganun kalaki sa Pilipinas, eh, dyan ka na lang, huwag ka na malis. Maging money-wise ka na lang kung paano mo siya gagamitin, kung paano mo siya i-spend. Pero kung maluho ka, ay kulang sa'yo yan. Diba? Kasi yung iba nagtatanong, nagbabarko kasi nakakabili na ng ganito, kasi nagbabarko siya, ganyan. Nagbabarko, nakakabili ng ganito kasi iniipon din naman namin kasi naging money-wise kami. Kasi pag nandito ko sa abroad, kumikita ka ng $1,000. Kada baba mo ng puerto, ang dami makikita ang sale, ganyan. Sale, ganito. Sale, ganyan. Oh, $20 lang yung sapatos. Sige, bibiling ko na. Ganun. Pero kung magiging one day millionaire ka kada sa day, ubus din yung pera mo. Diba? Yun yung unang-una na pagkakamali din ng mga nagsisifare. Yung mga first contract. Dahil ganun, first time nakahawak ng ganun kalaking pera. Yun, bili na dito, bili doon, bili ganyan, kasi wala ako nito dati, bibili ako niyan. Ganun. Kaya kailangan, maging money wise ka pa rin. Kasi hindi rin naman ganun kalaki talaga yung sahod dito sa barko. Same lang din naman ang sahod sa Pilipinas. Kung may maganda kang trabaho sa Pilipinas, dyan ka na lang. Huwag ka nang pumunta dito. Magstay ka na lang dyan. Kung ganun din naman kalaki yung sahod mo. Kumbaga, for example, sa AFP, di ba, doblado na mga sahod. Mag-serve na lang kayo sa government. Kasi noong time na nag-serve kasi ako sa government, maliit pa yung sahod namin. Di pa doblado. Kaya nag-decide ako magbarko. And suit din naman yung tinapos ko na kurso dito sa barko. Kasi sports management ako. So, sports top ako dito sa barko. And, yun. Kasi yung iba, sinasabi rin naman nila na yung bakit yung mga tita nila sa abroad na nagtatrabaho sa land base, mga kumikita ng mga $4,000, $3,500, di ba? Nakakapagpadala sa Pilipinas. Alam nyo ba kung gano'ng kahirap ang ginagawa ng mga relatives nyo sa abroad para kumita ng gano'n? Nagdo-double shift sila, triple shift, minsan apat na shifts pa para makuha lang yung gano'ng sahod. Kaya sa mga nag-iisip na tao diyan sa Pilipinas na malalaki ang kinikita ng mga kamag-anak nila sa abroad, isipin niyo naman yung hirap na ginagawa nila dito, di ba? Yung mga yung nagtatrabaho sa land base na yan, kaya napakadaming shifts na ginagawa nila kasi may tina-target din sila na amount na pwede nila i-save kasi unang-una, kumikita ka nga ng ganong kalaking pera, nagbabayad ka ng bahay, nagbabayad ka ng taxes mo sa government, nagbabayad ka ng pagkain, bayad ka ng transportation, kuryente, tubig, whatsoever na dapat mong bayaran under their government, di ba? Yun lang, ang maganda lang naman dito sa barko is hindi kami nagbabayad ng shelter namin, libre, syempre. Kami mag-asawa, ito may solo cabin kami. Wala kaming taxes. Yung mga taxes namin sa Pilipinas, yung kumpanya namin na nagbabayad, kaya malinis yung sinasahod namin. And then, food, yan. Libre. Meron kaming meals na tatlong beses. Actually, apat na beses sa isang araw. Kahit sawang-sawa na kami sa pagkain dito.
Tapos ang pinaka maganda at privilege lang kasi ng seafarer is nakakapag-travel ka libre around the world. Yun. Pero kung iisipin mo naman yung sahod nga is halos pareho lang din. Kung kumikita ka nga ng ganyan, dyan ka na lang. Dyan ka na lang sa Pilipinas. Huwag ka na mag-abroad kasi mas maganda pa dyan kasi kasama mo yung pamilya mo. Maging money-wise lang kayo. Kaya lagi niyong tatandaan, hindi porket nag-a-abroad ang inyong mga kamag-anak, kapatid, kuya, nanay, tatay, eh malalaki na yung sahod. Isipin niyo rin yung kung gaano kahirap yung dinadanas nila, di ba? Kaya huwag maging abusado. Unang-una, huwag maging maluho. Kahit medyo malaki yung kinikita ng magulang niyo, isipin niyo ilang shift yung gagawin yung magulang niyo sa abroad, ilang months yung gugugulin namin para lang maibili yung mga gusto niyo, di ba? Or yung mga gusto nila. Kaya, yun lang. Maging money-wise, unang-una. Laging tandaan at laging isipin, hindi porket nasa abroad ka, is malaki yung sinasahod mo. Kumbaga, yung sinasahod namin dito is, pareho lang. Parang, kinonvert na lang din into sahod sa Pilipinas na wala kang taxes. Na binabayaran. So, yun. Sana naiintindihan nyo. At sana maging, yun nga, money-wise kayo pagka dito kayo sa abroad or nandyan kayo sa Pilipinas. Tsaka wag laging tinatanong na, porkit nasa abroad ka, malaki yung sahod mo, ganyan, malaki yung sahod niyan, ganyan, papabilang, ganyan, papabilang, ganyan. Hindi ganun. Kasi pareho lang naman tayo nagtatrabaho. At tsaka, yung sahod natin, hindi naman ganun kalaki yung difference. Yung sinasahod namin dito sa Pilipinas at sinasahod niyo dyan sa Pilipinas. Wala lang kami taxes. Yun lang lagi yung tatandaan. Salamat!